Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Mga boss, update tayo kay Calvin Abueva na makakasama na sa PBA Bubble na gagawin sa Clark Freeport Zone. At Mac Bello ng Blackwater Elite, mapupunta na ba sa Barangay Ginebra? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Eto mga boss, good news to para sa mga fans ni Calvin Abueva. Ayon sa We Are PBA at kay Sir Isno Badwa na makakasama na sa Phoenix Super LPG Fuel Master si Calvin Abueva sa gagawing PBA Bubble sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Pagkatapos daw sumailalim ni Calvin Abueva sa swab testing na gagawin sa Makati Med, na isa rin sa mga requirements ng PBA sa mga players nito na lalaok sa pagbabalik ng PBA na gagawin nga sa Pampanga sa October 9. Sabi sa report, sa September 29 daw, susunduin sa kanyang bahay si Calvin Abueva para makasama ng kanyang team na Phoenix sa Clark Freeport Zone sa muling pagbabalik ng PBA. Natatagal nga po ng 2 buwan na walang uwian ang mga teams na lalaok sa PBA Bubble. Hindi binanggit sa report kung opisyal na bang nilip ng PBA ang indefinite suspension na ipinataw nila kay Calvin Abueva. Pero sa nababasa ko mga boss, na habang papalapit ang pagsisimula ng PBA Bubble, ia-announce na ng PBA ang paglilip sa suspensyong ipinataw nila kay Calvin Abueva. Saka kung legit ang report, hindi naman siguro isasama sa Freeport Zone si Calvin Abueva para lang mag-cheer sa kanyang team ng 2 buwan. Saka mga boss, alam naman natin na iba ang hatak ni Calvin Abueva sa kanyang mga fans na ubod ng dami. Siguradong mas madadagdagan ang manonood sa live television pag nabalitaan nila na maglalaro na ulit ang kanilang idol na si The Beast, Calvin Abueva. Yan mga boss ang update natin kay The Beast na mukhang malapit na nating makitang maglaro ulit sa pagbabalik ng PBA. Eto mga boss, mainit ngayon sa social media ang pag-aalok daw ng team ng Blackwater Elite sa Barangay Ginebra sa isang trade deal na handa raw ibigay ng Blackwater si Mac Bello, ang kanilang superstar na pinaka-consistent ngayon na player para sa Blackwater Elite kapalit ng isang veteranong shooter na si Jeff Chan. Eto mga boss, magbibigay lang ako ng aking personal na opinion sa trade deal na yan. Hindi sa tinatawaran ko ang laro ni Jeff Chan mga boss, pero para sa akin medyo may edad na siya kung kukumpara natin ngayon sa nilalaro at lalaruin pa ni Mac Bello, na alam naman natin na kahit sa ang team ito mapunta siguradong magiging superstar siya. Saka 27 years old pa lang to, nasa kasagsagan pa ng kanyang prime. Siguro kung itetrade ng Blackwater si Mac Bello hihingi pa sila ng isang big man na magiging kapalit sa pwestong iiwan ni Mac Bello, na power forward nga po ang laruan nito. Yun siguro mga boss, magiging fair trade yun. Eto pa mga boss, isang malaking what if lang. Kung makukuha ng Barangay Ginebra si Mac Bello, siguradong ito ang gagawing starting power forward ni Coach Tim Cone. Dahil nga po epektibo talaga sa posisyon na yon si Mac Bello at swak na swak siya sa sistemang ginagamit ng Barangay Ginebra. Isa rin ito sa mga elite versatile na big man ngayon sa PBA na pwede ka nitong pwestuhan sa ilalim o kaya naman etirahan ka nito sa labas. Madami pang ang nagsasabi dati na si Mac Bello daw ang susunod na Ranidel de Ocampo sa PBA. Saka kung mangyayari ang trade na yan, uulanin na naman ng batikos ang team ng Blackwater Elite na halos lahat ata ng superstar na players na dumaan sa kanila itinetrade nila. Katulad na lang nila Poy Eram, Alain Maliksi at si Bobby Ray Parks Jr. na kung hindi nila itinrade, meron na sana silang version ng super team ngayon sa PBA na kayang-kayang makipagsabayan sa mga powerhouse team ngayon sa PBA. At mababansagan na naman silang farm team ng malalaking team sa PBA dahil daw pinapahinog lang nila ang mga players bago itrade sa malalaking team sa PBA. Kung mangyayari ang trade na yan sa pagitan ng Blackwater Elite at ng Barangay Ginebra,
eh para sa akin, mas makikinabang sa trade na yan ang Barangay Ginebra, na makakakuha sila ng isang pang-franchise na player na iisa o dadalawang veterano lang ang mababawas sa kanilang lineup ngayon na hindi masyadong nagagamit sa kanilang roster. Kaya siguradong panalo sa trade deal na yan ang Barangay Ginebra. Kayo mga boss, anong masasabi nyo sa trade deal na yan ng Blackwater Elite at ng Barangay Ginebra? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Rudy Labarda, kay Boss Edwin Trinidad at sa kanyang pamilya na sila JP at Clint Joseph Trinidad from Talavera, Nueva Ecija. Kay Boss Rina Lick. Shoutout. Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.